Break Time! R.H. Break Time! Uy! Break Time! Ngayon pong gabi ngayon, gabi. Ngayong hapon! Excuse me. Gabi saan? Mamayang gabi kasi. Gabi sa ibang panig. Sa ibang bansa. Ano? Inaantok pa yata ako eh. Ngayon pong hapon mga kaibigan ng Thursday. Ngayon po ay 14 tayo sa buwan ng Marso taong 2024. Bisperas ng araw ng sweldo. Okay. At parang hindi mo nararamdaman yung sweldo. Ay, ganun talaga, dumadaan lang yan eh. Dumaan lang sa ATM, dumaan lang sa palad. Oo. Maraming babayaran. Ayun lang. Sa ating pong headlines mga kaibigan sa break time. Uy, mayano sila kay Mayor Deo Macalma. Ano po mga lingkod, sinaray si Bayan. Ako naman, Fea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito na sa ating mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Controversial na captain sa Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills, tigil operasyon na. DENR, sinisi ng Bohol Provincial Government sa naitayong resort sa Chocolate Hills. DILG, iimbestigahan kung may paglabag ang Provincial LGU sa operasyon ng resort sa Chocolate Hills sa Bohol. U.S. Secretary of State Anthony Blinken darating sa bansa at makikipagpulong kay Pangulong BBM. Pangulong BBM, dumiretso na ho sa Czech Republic para sa kanyang state visit doon. Bilateral agreements lalagdaan. Dating First Lady Imelda Marcos, nakauwi na matapos bumuti ang kalagayan ayon yan sa kanyang anak na si Amy Marcos. Tatlong scammer na gumamit daw po sa pangalan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayun, kalaboso! Kabahayan sa Mandaluyong na sunog, dalawang natutulog na bata, patay. Grabe na. Isa namang armadong lalaki na nanutok daw ng baril sa isang reporter sa isang demolisyon sa Angeles City. Ayun, arestado! Traffic sa ilang kalsada sa National Capital Region asahan sa paglilipat ng tunnel boring machine simula bukas. What? Ayon yan sa DOTR. R.H. Break Time! Ito na po tayo sa detalye ng ating mga balita sa programang Break Time. Pansamantala na raw pong nagsara ang controversial na Captain's Peak Garden and Resort na itinayo mismo sa pusod ng Chocolate Hills sa Bohol. Ito po ang anunsyo ng pamunuan ng resort alinsunod naman sa direktiba ng DENR. Sa payag po ng pamunuan ng naturang resort, kanilang binigyan din ang naturang pagsara ay para sa maintenance at environmental preservation effort. Ganun. Ibig sabihin, ay magpapatupad daw sila ng mga eco-friendly initiatives para matiyak ang preservasyon ng mga Chocolate Hills. Ha? Diyan sa naturang lugar. Ikaw muna. Ito na nga, kinansela na. Oo, kinansela na ng lokal na pamahalaan ng sagbayan ng business permit ng viral resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Sagbayan Information Officer Felito Pon, ngayong araw ni-revoke ang business permit ng Captain's Peak Resort. Kaugnay nito, ititigil na ang operasyon at anumang ongoing construction sa lugar. Una nang ipinag-utos ng Department of Environment and Natural Resources na temporary closure sa resort noong nakaraang taon. Oh, nung nakaraang taon pa? Abay, last year pa pala meron ng order tapos tuloy pa rin sila sa operasyon. Oh, wow. Sino may-ari kaya nitong Captain's Peak? Kanina ko pa inuupakan to. Sino? Itong, yung may-ari? Itong resort na to eh. Oo. At kung sino-sino mga official ng gobyerno ang dapat managot dito, ano? Oo. Bakit nagka-permit pa to operate, tapos permit to sinasabi, meron na palang order ang DNR na i-temporary closure muna. Oo. Ay eh, sana ho, huwag ng temporary, isara na lang ho, permanente yan. Hindi naman yan. Pwede bang tabunan ulit ng lupa para ma-repair? Ibalik nyo sa dating dati. Itsura. Ha? Mm.
Pwede ba yun? Pagbayarin ng danyos. Oo. Diyos mio naman. Privado daw ba yan? Yata. Nalupain? Hindi, alam ko yan. National Heritage yan. Imposible diba? Yan eh. Public bakit, bakit sabi? Public may, land yan eh. May chismis. Chismis. Binili yung lupa? Oo, pwede ba yun? Hindi pwede yun. Mm. Ha? Maraming gugulong dyan. Oo. Eh marami rin namang ano daw, nakabulsa na. So talaga, tapos na, finish Jesus na. Apo. Naglabas na ho na memorandum si DNR Regional Executive Director Paquito. Si Director Paquito Melicor. Kaugnay ng controversial na resort sa gitna mismo ng Chocolate Hill sa Bohol. Nakapalob dito ang kautusan kay Penro Bohol Ariel Rica na bumuo ng grupong mag-inspeksyon sa Captain's Peak Resort para masigurong sumusunod daw ito sa inihain sa kanilang temporary closure order. Napagalaman naglabas daw po ng TRO ang DNR noong pang September 2023 at notice of violation noong January 2022 ngayong 2024 laban sa naturang resort. Ito'y matapos na madiskubring nag-ooperate ang resort kahit na walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Kaya naman isinisi ng provincial government ng Bohol sa Department of Environment and Natural Resources ang pagpapatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Paliwanag ni Attorney Jaime Villamor, provincial board member, ang DNR umano ang naglabas ng resolusyon na nag-aaproba sa konstruksyon at pagtatayo ng The Captain's Peak Resort sa Sagbayan. Sabi ni Villamor, ito'y batay umano sa ginawa rin nilang investigasyon o sa nasabing resort. Narito naging pahayag ni Villamor. Definitely ang kalalawigan, no? Hindi sa dumadaan dito, no? Prior to its operation. Basang guni ang kalalawigan is not included, no? In the approval process po nito. So it's only the local government merong approving authority po for the operation of the said resort. So, wala po sa operation, sa construction in 2018, wala pong dumadaan sa sangguniang panlalawigan. Dumepensa rin ang opisyal at sinabing hindi dumaan sa kanila ang mga papeles ukol sa konstruksyon ng nasabing resort at hindi raw sila kasama sa approval process. Naritong muli si Attorney Jamie Villamor. The DNR issued the resolution. Dalawang resolutions po yun, approving and endorsing the construction and the development of the said resort. So, kinonfirm naman po no, ng Protected Area Management Board and ng DNR na meron po silang pahintulot no, to operate, to construct and to operate. Idiniin ni Villamor na nalaman lang nila ang ginawang hakbang ng DENR sa post nito sa social media. Pero noong nag-iimbestiga umano sila noong September 2023 at gustong makipag-usap sa ahensya ay hindi raw ito sumagot. Ayan na, nagkakalabasa na. No? Pointing fingers. Mukha na bypass yung provincial government. Mm-hmm. Ganun ba yun? Pwede ba yun? Hindi raw dumaan eh. Hindi raw dumaan sa kanila yung papeles. Kasi kapag national government na raw ang nag-decide, hindi na sila makapalag. Ganun ba yun? Hindi nga raw po inaprubahan ng provincial government ng Bohol ang pagtatayo ng controversial na Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Napunta mo na ba to? Yun na nga, hindi pa eh. Kaya huwag naman kayo maglagay ng kung ano-ano, please. Gusto ko muna ma-visit. Ayun, Chocolate Hills, naman napupuntaan. Hindi ba nakapunta ng Bohol? Talaga? As a whole. Hindi pa. Eh, di ba may mga churches din dyan? Ay, oo. Actually, nasira yan nung lindol. Yun na nga. Buti naman na-restore na yung ibang mga simbahan. Sa panayon po ng DCRH Attorney Handel Laguna, ay Provincial Legal Officer ng Bohol, kanyang binigyan din na walang ini-issue na permit ang provincial government para sa pagtatayo ng resort. Nako, DNR! Paliwanag ho ni Lagunay, ang Protected Area Management Board ng DNR Bohol ang may jurisdiction sa lugar habang ang LGU Sagbayan naman ang magbibigay ng building permit. Yan na, nagkalabasan na. No, ha? Hindi lagot pala dito tong DNR Bohol. Ha?
ba? At saka yung LGU Sagbayan. Mm-hmm. Ha? Talaga naman, no? Sabi ho na Attorney Lagunay, ang Protected Area Management Board ng DNR Bohol ang may control sa lahat o sa kahit na anong development sa naturang lugar. Wala talagang in-issue ang provincial government diyan po, no, Canton Ying. Kasi under protected area, so primary jurisdiction yan, yung PAMB. Mm-hmm. At saka kung may building permit man, nasa bayan naman ng Sagbayan, no, LGU Sagbayan. Yeah. Yung namang Sagbayan, hindi naman yun mag-issue siguro kung wala namang pahintulot sa PAMB. At inimbestigahan o iimbestigahan na ng Department of Interior and Local Government ang tungkol sa viral resort sa protected area ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, aalamin ng ahensya kung may kapabayaan o pananagutan ng concerned local governments. Sabi ng kalihim, kung mayroong neglect of duty sa hanay ng mga opisyal o LGU ay hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng karampatang legal na aksyon. Anya, sa ilalim ng local government code, may mandato ang local government na palakasin ang karapatan ng tao para sa balanced ecology. At kung pinayagan ng illegal construction sa protected area ay tiyak na mayroong kakulangan sa pagtugon sa kanilang responsibilidad. Oh, yan na, mga nakalatag na mga detalye yan na Ms. Thea. Ngayon, ano ang susunod na hakbang after ng closure? Wag nang temporary, permanent na, tapos hindi, syempre kailangan ng due process eh, di ba? Tsaka hindi natin alam sino ba may-ari nitong captain speak nito. Talaga naman, no. Sino may-ari? Ewan ko lang. Meron na ba tayong alam kung sinong may-ari? Sinong mga nakapirma? Saan? Kasi madali lang naman yan. Magkakaalaman yan sa mga susunod na mga araw. Ano? Kasi mag-iimbestiga na nga ang DILG. Oo, kasi may building permit. Sino pumirma sa building and construction permits? Yun, ha? Kasi local naman talaga dapat. LGU dapat yan nagbibigyan ng building permit dyan. Ano, ha? So, namumuro na yung Sagbayan. Ano, ha? Tapos yung DNR, ha? Oo. Kasi bago i-construct yan, malalaman muna ng DNR yan. Ayan yung Penro ba yan? Oo, yung kanilang PAMB. Ah, PAMB. Oh, Protected Area Board, ha? Management Board, ano, ha? Dyan sa Bohol, ha? Ngayon, alam ba to ng National DNR? Imposibleng hindi alam. Oo. Valid kaya yung mga reasoning nila, mga depensa na hindi namin to alam. Hindi ko to nakita. Abay, sa laki nyo na, hindi mo nakita, in fairness. Oo, parang ano, bulag. Nagbulag-bulagan ba kayo? Oo. Dahil natakpan ba ang inyong mga mata? Nang? Ewan. Ano yung nakatakip? Alangan naman ay Chocolate Hills na nakatakip sa inyong mga mukha. Oo. Hindi nyo nakita. Yun. Abay, ayaw ni Mr. President yan. Ha? Baka may kasibakan dyan. Sa DNR. Ha? Naku, sa naman, NFA pa lang, di ba may 136 na diba, suspend. May, baka diba? May mapatikman din sa DNR. Naku naman. No. So, abangan ang susunod na kabanata. Pero dapat talaga dyan, ibalik na sa tamang mukha, sa dating mukha. Baka pwede namang i-repair. Chocolate Hills. Oo, ano, tambakan ulit. So marami naman libreng panambak. Libreng panambak? Naman, Paano makaka-ROI yung resort daw? Mamayaman yung may-ari. Alam sino mo, magpuprotesta din yung mga tarsier. Huh? Ay, oh, diba? Tarsier ba lahat ng hill? Siyempre, may mga ano lahat dyan. Lahat ng hill, meron tarsier. Hindi naman lahat. Siguro may mga lugar dyan. Pero siyempre, pamuso sila dyan sa Bohol eh. Yung tarsier. Ano, tapos yung mga katutubo dyan. Di ba? Yung mga katutubo pa rin dyan. Ano, talaga naman. No? Pero wala talagang umalma from the onset. Nga eh. Oh, 28, hindi nila napansin. Ano, kailan pa ba yung nagsimula construction? May binarinig ko kanina. 2018 pa ba yun? Construction yan. Oo, oh, di ba? Imposibleng hindi nila alam. Eh, pero pinatitigil. Tigil lang ng DNR last year pa, di ba? So what happened? Last year yun, nakatayo na. Paano na itayo? Nag-operate na, di ba? Paano natapos ang konstruksyon ng hindi namamalayan? RH Break Time. Magkakaalaman sa problemang yan dyan sa may Chocolate Hill sa Bohol. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Aba, darating pala sa bansa ang isa nating bisita mula sa Amerika, ba? Si U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Yun. Inasaan daw darating sa bansa, Ms. Thea, on March 18.
At magtutungo sa Malacañang, makipag-usap daw kay Pangulong BBM. No, ano kayang agenda? I think darating na si Pangulong BBM by then. That time. Ano agenda ng kanilang meeting? Abay, syempre, tungkol sa security. External security ng Pilipinas. Uh-huh. Yun, tulad yan sa may nangyayari dyan sa ano, yung tension sa West Philippine Sea. Ano, ha? Ano bang gagawin natin dyan? Samantala naman, Miss Thea. Abay, may mga scammer palang gumamit sa pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang tatapang ng mga ganyan, ano? Grabe, ano? Mismong First Lady. First Lady, yung pangalan ng ginagamit. Correct. Ha? Ano yun, para hindi kayo mabuking? Ganun ba yun? Para, saka para hindi maka, parang mukhang legit. Para hindi makaangal, di ba? Oo. Ay, galing pala sa ano eh, di ba? Office of the First Lady. Ayun. Office of the First Lady ba'ng tawag doon? Ganun ba? Diba? Siguro, ano? Ayan, ha? Talaga naman, no? Ayun, kalaboso kayo. Samantala naman, Miss Thea, baka bigla kang mabulaga bukas. Hindi naman, kasi Biyernes yan eh. Sa bagay, Biyernes. Given yan eh. Oh, given na. No? Talagang alam naman tayo pag Biyernes eh. Oo, na-expect ko na yan. Ngayon pa nga lang, nagpaparamdam na yung traffic bukas. Advance, in advance na. Abay, grabe. Yung para bukas eh. Ito, Miss Thea, ayoko nagagawin ka dyan. Saan? Na dadaan ka sa Buendia. Oo. Ang tagal-tagal ko nang kinakalampag ang Makati LGU maging ang sino bang Poncio Pilatong pwedeng magpalagay dyan ng ilaw? Saan? Sa may kanto ng Buendia at Fillmore Street. Oo. Abay, ang tagal nang walang ano dyan, walang ilaw yung traffic wala light. Wala nung inayos yung kalsada na wala yung ilaw, diba? Abay, may light, walang traffic. Ay, di. May traffic, walang light. Yun, nabaliktad ko eh. Kaya pala mabigat ang daloy. Matindi talaga yung traffic dyan, ano ha? Ay, so tapos makikita mo yung mga traffic enforcer na Makati na doon sa kabila, sa may kanto ng Buendia sa Osmeña. Sabi daw nila. Oh, ano? Yung traffic enforcers daw, nage-enforce talaga Yes. Para magka-traffic. Actually, yes. Dapat uy, grabe natin, ka dapat naman. Dapat natin tinatawag na traffic enforcer eh. Ano, enforcing traffic? Dapat they have to control the traffic. Ah. They don't have to enforce the traffic. Ah, okay. Diba? Akala ko. Is that... enforcing traffic eh. Kaya daw nagkakabuhol-buhol lalo. Accurate ba yun? Ay, sus, apo. Oh, ito, yung isang reporter daw na tinutukan ng baril. Eh, bakit naman nanunutok? Oh, sa isang demolition dyan sa Angeles City, ayun, na-aresto ho. Ay, sus, naku. Buti hindi pinutok. Ay, wag naman. Mm. Oh, reporter yan, naku naman, no. Uy, may mga nasunog palang kabahayan dyan sa may barangay poblasyon sa Mandaluyong. Ano, so sad naman yan. Abay, may dalawang bata raw ho ang natutulog. Namatay naku. Sa sunog. Naku naman. RH Break Time. Pilipinas ang oras, Miss Thea. Alas 4:26. Ang balita. Mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ngalan ho nila kay Mayor Deo Macalma. Sadi pa rin po mga balita. Makikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa susunod na linggo para daw talakayin ang mga issue tungkol po sa national security. Ayon mismo kay Pangulong BBM, kabilang din sa kanilang pag-uusapan ng pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas at ugnayan ito sa Amerika at maging sa Japan. Kinumpirma naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na darating si Secretary Blinken sa bansa sa March 18 ng gabi at bibisita sa Malacañang. Dahil po sa nabanggitang Japan, sinabi ni Manalo na hindi pa siya nakatanggap ng kumpirmasyon kung magtutungo si Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa sa Maynila para sumama sa naturang pagpupulong ni na Secretary Blinken at Pangulong BBM.
Samantala, lumipad na patungong Czech Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang tatlong araw na working visit sa Germany. Dumiretso sa Czech Republic ang Pangulo para naman sa dalawang araw na state visit. Nakatakdang makipagkita si Pangulong Marcos kay Czech President Peter Pavel, Czech Prime Minister Peter Fiala, Czech Senate President at Speaker of the Chamber of Deputies. Lalagda rin ang Pilipinas sa Czech Republic sa Joint Communique on Bilateral Agreement para sa Labor Cooperation. Sa katunayan, ayon sa Department of Foreign Affairs, mula 5,000 ay gagawing 10,000 ng Czech Republic ang taon ng quota para sa Filipino workers. RH Break Time. Eto na! Makibalita po tayo sa Malacanang. Kaugnay nga po ng pagtungo sa Czech Republic ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano ba ang kanyang gagawin doon? And of course, yung nakatagdang pulong po ni na Pangulong BBM at U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Report mula sa Palacio, RH14, Let Narciso, Ms. Let. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikipagpulong siya kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Napaulat ang meeting ng Pangulo kay Blinken at kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Pero sa panayam sa Germany, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kumpirmado pa lang ay si Blinken. Sinigundahan ito ni DFA Secretary Enrique Manalo na nagsabing darating si Blinken sa Pilipinas sa Lunes at nakaschedule ang meeting nila ng Pangulo sa Martes. Ayon kay Manalo, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon mula sa Japan. Umaasa si Pangulong Marcos na magre-resulta ang kanilang pulong sa patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas. Pinahiwatig rin ng Presidente na maaaring pag-usapan nila ang pagsasapormal ng ginagawang interoperability at actual joint cruises. Para sa kaunawahan sa Pilipinas, yes, Ray? So, pagkagaling sa Czech Republic, abay, haharap naman si Pangulong BBM kay Secretary Blinken? Kailan ba darating si Pangulong BBM? Oh, babalik sila ng Pilipinas ng Biyernes. Bukas. Ang dating nila dito ay Sabado na. Sabado. Advance tayo ng 7 hours. Yun, Sabado na yung dating nila dito. Ayun. So, si Blinken ay confirm na yung Japanese Foreign Minister ba yun? Mukhang wala Prime pa, no? Prime Minister Lakai. Prime Minister ng Japan. Ng Japan? Wow. Prime Minister yung nababanggit doon sa mga report. So Prime Minister. Ang sabi nga ng DFA ay wala pang kumpirmasyon. Okay. Wala sa Japan. So, aabangan natin next week. Hindi ba wala bang imbitasyon kay French President Emmanuel Macron? Parang ako yating gustong pumunta ng France. kasi di ba kasama rin yung mga yung France dito sa gaganapin na balikatan, ano ha? Ng US Japan, ha? Mm-hmm. Kaugnay nitong issue sa South China Sea, ha? Oh, actually marami ng mga bansa, yung Australia, yan, sama din diyan. Australia, yan, isa rin yan. Wow. So, ayan, aabangan natin. Aabangan natin yan. Mukhang magiging ma-action next week, ha? Hindi sana humupa na nga yung mga action. Dapat kumalma na sila. Pwede namang idaan sa maboteng usapan niyan, eh. Kung ano nangyayari yan, pwede ba nilang imbitahin si Chinese President Xi Jinping, anong inumin, Shoktong, ganyan. Wow, okay, cuatro cantos. Ang banog para Filipinong-Filipino. Oh, di ba? Oh, kayo basi. Well, yeah. Salamat, Ms. Let. Thank you. Balik sa inyo, Ray at Ms. Thea. Thank you so much. Si Let Narciso mula po dyan sa Palacio ng Malacanang. Samantala, pagka-Pilipino, hindi dapat na bibili ng mga dayuhan. Ayon yan kay Senator Pia Cayetano. Bakit for sale ba? Idetalya mo, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Bisaya, Ray, hindi dapat hayaan ng gobyerno na manaik ang mga dayuhan na may pera at madali nilang palusutan ang mga proseso sa bansa para maging Pilipino. Ito ang babala ni Senator Pia Cayetano sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa naglipa ng paggamit ng mga dayuhan sa mga dokumentong para lang sa mga tunay na Pilipino. Ayon kay Cayetano, napatunayan nila sa pagdinig na may sindikato na nagbibenta ng mga official documents sa mga dayuhan para palabasing sila ay mga Pinoy din. Kasama na dito ang late birth registration at palabasin na sa Pilipinas ipinanganak para makakuha ng original na birth certificate
para sa Philippine Statistics Authority o PSA. Susunod ang pagkuha ng Philippine Passport, PIN number, NBI at Police Clearance. Karamihan sa mga gumagawa nito ay mga Chinese nationals na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators o PAGO. Babala pa ni Caetano, baka susunod na gawin ng mga ito ay ang pagbili ng lupa na hindi na mababawi sa kanila. Narito si Senator Pia Caetano. Halagang mensahe natin eh hindi dapat nabibili ang pagka-Pilipino, pero sa nakikita natin, nabibili siya. Nabibili siya sa pamamagitan ng sindikato. Kami po doon lang sa konting kwentuhan, parang conclusion natin is mukha namang may sindikato dahil may mga lugar na doon maraming nagre-register ng late birth, yung adult na sila, may edad na sila, saka pa lang sila magpapa-register. Tapos hindi naman sa bias, pero tinanong ng ating kasamahan, ano ba yung mga nationality noon? Karamihan lumabas na Chinese. Si Senator Pia Caetano na siyang chairperson ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZR Rage, ito si Raymond Dabas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, salamat Lakay Raymond. Abay, mga Chinese pa lang karamihan gusto maging Pilipino? Bakit? Pero ba't yung mga Chinese na nakita, pag kinakausap kong Pilipino, ayaw nila magsalita? Oo. Oh. Oh, tapos bakit gusto daw? Nila bakit Pilipino? Daw muna nila gusto maging Filipino? Abay, anong dahilan? Ewan. Magkano daw ba? Sa magkanong dahilan ba? Oo. Yung bang sabi ni, nabibili ba yan sa recto? Sabi kasi ni Senator Pia, dapat hindi nabibili. Saka PSA, di ba? Paano nabibili? At magkano nga nabibili kung nabibili talaga? Ano ba naman yan, no? Sindikato ng bilihan ng pagka-Pilipino? Hindi ba... Magkano isang chocolate hills? Isang chocolate hill pala, isa lang. Nabili na ba yung chocolate hills? Di ba more than 100 yung mga ano na yun, burol na yun? Talaga naman, mm-hmm. No? Ito naman, ano... Ito, sunod muna. Pag-revoke sa prangkisa ng SMNI dadaan sa pag-aproba ng Senado. I-detalye mo RH12, Milky Regalan, Manang Milky. Kaya at Ray, kailangan pa rin dumaan at aprubahan sa Senado ang panukalang i-revoke o bawiin ang legislative franchise ng Suarezug Media Corporation na nag-ooperate sa business name na Sonshai Media Network International o SMNI. Ito ang paliwanag ni Parañaque City Representative Gus Tambunting, chairman ng House Committee on Legislative Franchises. Ay kay Tambunting, ang panukalang franchise revocation ay sasailalim sa regular na proseso. Ibig sabihin, kailangan basahin sa plenaryo ng Kamara, ipapasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa saka dadalhin sa Senado. Lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 9710 na nagpapawi sa prangkisa ng SMNI. Samantala, sinagot ni Tambunting ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na bigyan daw si Pastor Apollo Quiboloy ng fair trial. Ayon kay Tambunting, nirerespeto niya ang atela ng Vice Presidente at sa Kamaraan niya. Ang pinag-uusapan na yung prangkisa ng SMNI. Katwiran ni Tambunting, ang Kongreso ang nagbigay nito at ang Kongreso rin ang pwedeng bumawi nito. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH. Ako si Milky. May tatanong lang si Miss Kaya. Nagigigil. Sa kabilang banda, meron lang akong gustong itanong. Meron bang resolusyon dyan sa Kamara para sa investigasyon dyan sa nangyaring controversial na Captain Speak dyan sa Bohol? Meron na, Mister. Meron ba ang Kamara? Wow. Meron na. Oo, tingnan mo. Sabi ko sa'yo, Lakay Ray. Ang Makabayan Black Makabayan. Ang sumite ng resolusyon. Sino daw may ari? Sino daw may ari? Alamin niya sa Kamara. Yeah. Tsaka paano nabenta yun, Manang Milky? Ang dami kong tanong, di ba? Parang ano, parang congressional hearing. Ang tanong ko dito, Teya, nung nakita ko yung picture, sinong nag-approve? Yun. Para sa tinuan ng report, diba? Yun na nga. Saka bakit ganun kadali aprubahan? Hindi naman, kasi it took them a while eh. Tsaka ngayon lang na pagtuunan ng pansin, tapos na. Oo. Unang-una, parang inihahalimbawa ko yan sa ano yan eh, na, sa West Philippine Sea. Nagagalit doon yung Barry Milky. Nagta-travel pa naman yun sa Bohol. Oo.
nagulat na lamang tayo. Nagulaga na tayo eh. Na oh, diba? Oo. Diba? Oh, oh. O ngayon naman, nagulat din tayo na meron ng resort. Oh, ang naturang resort doon sa Bohol. Oh, oh. Diba, no? Diba nakapagtataka? Ang bilis, no? Para magic lang? Totoo. Nagigigil ngayon. O kasi siyempre, diba, tuwang-tuwa tayo. Pag napupunta tayo ng Bohol, makikita natin chocolate hills. Aba, ito nature to, diba? Tapos bigla ka mabubulaga, makikita mo may resort. Ha? Mm. Wow. Oo. Ang sabi ng Makabayan Block, doon sa gagawing investigasyon, pagpapaliwanagin yung local government. So, bakit binigyan ng pahintulot na mga pagtatayo ng resort? Aba, imbitahan din DNR. Number two, Eh, pero sabi DNR daw. Oo. Ito ay ano, jurisdiction talaga ng DNR. Yun. At ito, Teya, ha, lalo kang manggigiling. Yeah. Manggigiling. Ang Chocolate Hills ay UNESCO World. Yes, correct. Paano manangilgi? Kasi meron akong nabalitaan na nag-claim na ano, may ownership doon sa naturang lugar, doon sa lupain doon. So, nabili na pala yung lupa? Oo, so ang tanong ko ngayon, nabili daw. So, magkano ang isang hill? National Heritage, bibilhin? Wow. Ang yaman mo naman doon kung sino ka man. Oo. Ha? Ngayon, sa paanan ito ng Chocolate Hills. So, sino yung congressman? At, dapat yung congressman din ang bulan ng pupursigan investigasyon dyan. Di ba? Bukod dun sa World Heritage Site, National Geological Monument, at isang protected area. Yes. Ang sabi nga namin dito, ang kinatawan kasi ng Bohol ay si Congresswoman Sutor. Ang sabi nga namin, bakit hindi niya man narinig doon sa kanyang mga kababayan na meron tinatayo yung resort doon, di ba? Hindi namang isang linggo itatayo yun. Tama, siguro mga inabot din ng taon. Oo naman. Dahil yung pag-aakyat ng mga materialis. Maghahakot pa yan ng mga materialis. Nakay Ray o at saka Teya. Diba? Mahirap i-aakyat. Mahirap yung pa-aakyat yun. Oo, pa-aakyat. Kaya nga nagsaka tayo na meron pa palang resort doon. Sige. Gusto ko na talaga kung sino may ari. Gumugulong naman ang investigasyon Meron dahil meron ng resolution ang Makabayan Block para imbestigahan ito at ipapatawag ang DNR at ang lokal na pamahalaan ng Maraming salamat. Salamat. Sana masagot ang lahat ng ating mga katanungan para magkaroon ng liwanag ang ating kaisipan. Naiintindihan ko ang pagigigil ni Teya. Di pa siya nakakarating ng Bohol. Baka iba na pagpunta ko doon. Nag-abang pa ako ng seat sale, tapos may iba pala yung pupuntahan ko. Ah, iba na pala. Hindi ako na-inform. Baka doon ka na doon sa top 10 stick pumunta. Nako po. Pero puntahan mo, maganda ang Bohol. Nako, sana nga makapunta. Soon. Salamat, Marimiki. Lalo yung Chocolate Hills. Ayan. At huwag ka nang uminit ang ulo at sisigahan na ng Senado at ng Kamara. Yes. Maraming salamat. Para sa kauna-una sa Pilipinas, balik sa inyong dalawa. Thank you so much, Milky Rigunan, Marimilk. Ano, ha? Ay, dami talaga na bulagay. Kaya naman makita ko kahapon. Ano ba naman yan? Tayo pwede mabulaga. Tayo kamalay-malay. Ano? Alam mo na, intindihan ko tayo, nabulaga tayo. Kasi hindi naman tayo araw-araw nandun. Oo, diba? Pero yung dapat nandun ka. Yung nandun, ano? Saka may social media, ba't hindi nyo ipinagsigawa na meron na palang resort dyan? Oo. Nung pinagsigawan niya, nagalit tayo. Pero sandali, meron na tayong malakas. Uy! Ha? Wow! Sandali. Bago, magko-commerce muna tayo. Di ba pwedeng magmalakas muna tayo? Oo nga. Ha? Sige. Sige, fire. Commerce muna tayo. Sige. Sige. Pilipinas ang oras, isang dosena ng minuto bago sumapit ang alas 5. Bon! Advance happy birthday kay dating PNP Chief General Nick Bartolome. Abay babaha ng basi. Sa katapoy, ha? Oh, ano yung tapoy? Rice wine. Okay. Ayan, on March 16, aba, ngayon pa lang binabati natin si dating PNP Chief General Nick Bartolome. Kala ko ngayon pa lang magpaparamdam niya. Ngayon pa lang, pwede na maghanda, di ba? Pwede na magpainom. Ang pagbati mula mismo sa kanyang kapatid, si Sir Els Bartolome, sir. Ayan na. At sampo ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kapuso, at marami pang iba. Sa lahat naman nagbe-birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Mm-mm.
Huwag ko kayo ma-stress dun sa balita sa Chocolate Hills. Oo. Mamaya magbibigay tayo ng pera. Ay, bakit? Ba, syempre, mag-85 na ang DCRH. Correct. Diba? Dapat ano tayo, involved. Yun, di ba? Mamaya ho yan. Oo, alam natin kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. Oo, pero sa ngayon, saan sila tatawag, Bisaya? Saan sila tatawag? Yes. 028832? Anong number? 61? Oo. Anong number, ano, kuya? Ano pang number? Norman. Ano 61? 61? Anong tatawagan? Yun, para makatawag sila. Pakitipan naman yung numero, Kyle. Anong number? Mahirap humula eh. Para dun sa mga... ito pala eh. 8-3-2-6-1-6-6. Tawagan niyo ako dyan, ah. Pakiulit ulit. Secret, ayoko na. Kasi kung nakatutok talaga sila, alam nila yan. Sabagay, oo, 0-2-8-3-2-6-1-6-6. Sige, tawag kayo, ha? Sa secret number. Oo, bigla na lang yan susulpot. Ayan, mayroon kami itatanong sa inyo mamaya para masagot ninyo. Correct, para meron sila magkano? Oo, 500. Wow, kala ko dadagdagan mo eh. Dadagdag mo na zero. Namuhugot na ng bulsa siya na si Miss Dea. Dadagdagan ko ng dalawang zero, tapos may dot. 500.00. Sa ating munang mga balita, mga kaibigan, nakauwi na po sa bansa ang dalawang Filipino seafarers na nasugatan sa pag-atake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Dumating po ang dalawang seafarer sakay ng chartered medical evacuation flight alas 6:45 kanina pong umaga. Ayon po sa Department of Migrant Workers, ang mga Pinoy, dalawang Pinoy, ay nagtamo daw po ng serious injuries pero cleared na at pwedeng-pwede nang bumiyahe. Yun. Sinalubong po sila ng medical team at dinala sa ospital kung saan magpapatuloy sa kanilang pagpapagaling. Sa iba pang balita, nakalabas na ng ospital si former First Lady Imelda Marcos. Ayon kay Senator Amy Marcos, nakalabas na ang kanyang ina sa ospital kahapon araw ng Miyerkules. Nagpapahinga na sa bahay at umiinom na lamang ng ilang oral medications. Isinugod sa ospital ang dating First Lady noong nakaraang linggo dahil sa suspected pneumonia. Samantala, pinangalanan na ng CIDG matapos maaresto ho ang tatlong scammer na umano'y nagpanggap na konektado kay First Lady Liza Araneta Marcos para sila'y makapang-scam. Wala. Ayon po kay CIDG NCR Lieutenant Colonel Jose Joey Arandia, pinusasan! Yun na. Sina Francisco Ouna. O yung apelido ha? Ouna. Ha? Joselito Obsina at Herman Coros sa isang entrapment operation sa Diosdado Macapagal Boulevard dito sa Pasay. Si Ouna ang umano'y leader ng grupo at kumakausap sa mga negosyante sa Pasay para mangikil at kapag pumalag, naku, nagbabanta na ipasasara. Wow. Ang kanilang mga negosyo. Wow. Meron siyang powers. Oh, may powers, di ba? Powerful. Powerpuff girl. Hindi naman. Ikinasapo ang operasyon matapos magreklamo ang isang biktima na hiningan siya ni Isko. Wow. Ng 5 milyong piso kapalit umano ng proteksyon ng LTO sa kanyang emission testing at medical business. Kinasuhan na po ang mga scammer ng rabid extortion sa City Prosecutor's Office sa Pasay. Nandali lang. Ito na sa Randia, Miss Dea. Ang nadampot po natin, sir, si Francisco Wano. Ito si Isko. Ito si Isko. Si Francisco. Opo, sir. Si Isko po. Si Isko. Siya po ang leader. Siya po, sir, ang nagpapakilala na kaibigan to ng First Lady. At si First Lady, sir. Kalaboso ka doon. Paano ko tayo mapunta sa Malakas winner natin? Patay ang dalawang magkapatid na menor de edad habang mahigit 200 individual ang nasunugan sa barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Ayon sa City Social Welfare Office, 57 pamilya ang nawalan ng tirahan at nananatili ngayon sa evacuation tents na sinet up sa Poblasyon Community Center. Kwento naman sa DZRH ng lola ng dalawang batang namatay na si Nanay Magdalena
Espinosilla, iniwanan ng ina ang mga batang natutulog para mag-CR pero hindi na nakabalik dahil nasunog na ang kanilang ikalawang palapag. Doon umano sa ikalawang palapag nakatira ang tiyuhin ng mga bata na ngayon hindi na makakontak at mahanap. Naapula ang sunog pasada alas 2 ng madaling araw habang patuloy naman ang pagsisiyasat ng Bureau of Fire Protection sa naging sanhi ng sunog. Nakikiramay po tayo kay Lola. Naku naman, no, saka sa pamilya nung dalawang bata, no? Na namatay. At yung tiyuhin, sana magpakita na para alam natin kung ano nangyari diba? Talaga. At ngayon, heto na tayo sa malakas. Tawag na sa telepono kapag narinig nyo na ito. Dahil narito na ang Deezer Age Mas Malakas promo sa telepono. Sagutin lang ang aming tanong at instant meron kang 500 pesos. So ano pang inintay mo? Tawag na sa 02-8832-6166 para sa Deezer Age Mas Malakas promo sa telepono. Hello! Hello! Magandang hapon po. Hello? Musi-musine? Hello, malakas winner. Aba, hindi sumasagot ah. Ayaw yatang manalo ah, ha? Ayan. Oh, okay na ba? Ayan. Mamaya babalikan na lang natin siguro. Nire-ready na ni Miss Aliyah saka ni Miss Thea yung tanong. Ayun, sige. Balita muna tayo mga kababayan. Patay ang isang mekaniko matapos maipit sa pagitan po ng dalawang truck. Ow. Diyan po sa Anilaw, Iloilo. Ayon po kay Police Captain Jesse Letania, nagka-problema daw po ang isang truck na may kargang sako-sakong semento kaya dumating ang isang elf truck para sana tumulong. Nagkamali ho yung driver ng elf truck dahil imbes na paabante ang andar ay naging... Ouch! Paatras! Paatras. Kaya na sandwich yung mekaniko. Naipit po si Roel Borlado, 41 years old, na nasa gitna ng dalawang truck. Siya'y pinatawag para mag-inspection sana dun sa problema, no ha? Nagawa pang may sugod sa ospital ang biktima pero siya po'y dineklarang dead on arrival. Nakakalungkot naman yan. Samantala, arestado ang lalaking nanutok ng baril at nagnakaw sa isang reporter na nag-cover ng demolition sa Angeles City. Ulat ng Presidential Task Force on Media Security, maraming reporters ang nakaranas ng pangaharas habang inuulat ang marahas na demolition sa Sitio Balubad, Barangay Anunas noong Martes. Isa rito si Rowena Quejada ng K5 News FM na tinutukan ng baril, tinakot na papatayin at kinuha na ng bag at cellphone. Ayon sa task force, nasa kustudiya na ng PNP ang hindi pa pinangalan ng suspect. Eto na Miss Thea, i-ready mo na. Tawagan na natin. Magandang hapon po. Magandang hello. Magandang hapon po. Opo, ano pong pangalan yun nila? Si Yol Pandino po. Sino pong gusto makausap? Kayong dalawa po. Yun na ba yung tanong? Pwede ba makipag-phone pa? Hello, party line? Hello, party line. Busy po. Busy. Taga saan po kayo, sir? Santa Mesa po. Santa Mesa, Maynila. At hello, ilang taon na ho daw ba kayo, sabi ni Miss Aliyah? Ano po yon? Ilang taon na daw ho ba kayo? Octogenarian na po ako. Octogenarian na. Sige. Ayan. Ang tanong ni Miss Thea. Ang tanong, ilang taon na po ang anibersaryong isineselebrate ng DZRH? 85 years po. Wow, ang galing. Pero may bonus question. Oh, may bonus question. Pero walang ito. Walang premyo. Anong pangalan ng resort na ang tagal na popular na resort ngayon na pinag-uusapan? Captain Peak. Yun, ang galing. May libre ka ng may libre ka ng ticket sa Captain's Peak. Dahil sarado ngayon. Tayo na lang natin magbukas. Oy, congratulations po sir. At huwag daw hong pakibaba ang telepono. Kakausapin kayo ng ating magandang dilagdin eh. Salamat. Salamat po sir and congratulations po sa inyo. Salamat po. Extra ng malakas. Yeah. Oh. Yun. Tawag na sa telepono kapag narinig nyo na ito. Dahil narito na ang Deezer Age Mas Malakas promo sa telepono. Sagutin lang ang aming tanong at instant meron kang 500 pesos. So ano pang inintay mo?
Tawag na sa 0288-326166 para sa Dizang H Mass Malakash promo sa telepono. At tayo'y dumako na sa showbiz, Miss Thea, pero heto muna tayo. Gana matamis ba kay atong chismis natin? Chocolate, chocolate hills kasi. Oh, sa bagay, sugar. Gahanap ako ng chocolate na kanta. Meron ba chocolate na kanta? Ang gusto mo ano? Oh, chocolate. Ah, chocolate. Ano? Wala eh. Gusto muna tayo sa sugar. Ano yan? Sir, ito, but magiging sweet kaya ang balitang showbiz dahil si Christy Fermin kinasuhan. Mm. Na naman. Ng cyber libel ng ina ni Sara Labati. I-detali mo ang balitang yan, showbiz princess Aliyah Ikatlo the Fourth. Lakay rin. Mister yan, sinampahan na ng patong-patong na reklamo ni si Christy Fermin, ang ina ni Sara Labati, na si Esther Labati. Mismong si Christy Fermin ang nagsiwalat dito. Anya, hindi lang cyber libel ang inihain ni Esther, kasama na rin ang harassment, defamation at unjust vexation. Kabilang din sa mga kinasuhan ng mga co-host ni Christy na sa kanyang programa na siya Wendell Alvarez at Romel Chica. Nagkaharap na rin daw sila ng ina ni Sara dahil hinihiling sa dokumentong kanilang natanggap na magpakita sila sa DOJ noong March 12, hindi na idinetalye pa ni Christy ang dahilan ng mga reklamo dahil meron ang abogado at ang mga abogado nila ay sina Attorney Ferdinand Topacio at Attorney Ralph Andrada. Matatandaang February 29, may pinos na litrato si Esther sa harap ng gusali ng DOJ. Ang akala noon ng marami ay idinemanda nito ang kampo ng mga Gutierrez. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. So hindi pala Gutierrez ang kalaban nung nagpunta ng DOJ, kundi Fermin and et al. Yun, et al. Ano, salamat, Miss Aliyah Ikatlo. At yan na po ang kabuuan po ng ating programang Breaktime. Minus po sila kay Mayor Deo Macalma. Ito po ang inyong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras. Alas 5:04. Yun. Growy with